Kung nadidepress ka dahil sa pera, okay lang yan. Normal lang yan. Pero sana huwag kang magpapakamatay dahil lang sa problema mo sa pera. Kung ikaw ay may problema sa pera at utang, huwag mong sasaktan ang iyong sarili dahil lang dyan sa iyong problema. Lalong-lalo na, please, huwag po kayong magpapakamatay dahil lang meron kayong utang at dahil hindi nyo mabayaran ang inyong mga utang. Alam ko po, marami sa inyo, sayid na dahil sa kakaisip sa problema sa pera. Alam ko po, marami sa inyo natetempt, natutokso, malapit ng magpakamatay dahil sa problema sa pera. Pero bago po kayo gumawa ng masama, alalahanin nyo din po ang mga bagay na ito. Ang pera, kapatid, pwede mong kitain. Pero ang buhay, pag nawala, hindi mo na maibabalik yan. Ang pera, pwede mong mahanap. Pero ang oras, hindi mo pwedeng hanapin yan. Ang pera, pwede mong hingin. Pero ang buhay, pag lumipas na, kahit na paano ka magmakaawa sa Diyos, hindi ibibigay ng Diyos muli sa'yo yan. Isa lang po ang buhay. Minsan lang po tayo mabuhay. Ang pera, huwag mong problemahin. Kasi pwede naman palitan yan. Pero ang buhay, ang oras, ang panahon, hindi mo na maibabalik yan. Amen? Mga kapatid, hindi po ang pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Tatlo ang pinakamahalagang bagay. Una, ang buhay mo. Ang kalusugan mo. Pangalawa, ang oras mo. Time is gold. Time is money. Appreciate your time here on earth. But third and lastly, God, ang Diyos. Siyang pinakakayamanan ng buhay na ito. Umiiral ka, nabubuhay ka, humihinga ka dahil sa Diyos. Hindi dahil sa sarili mo. Nagising ka kanina, nandyan ka, nakatayo ka, nagpapatuloy ka dahil sa Diyos. Kaya nga po nauunawaan yan ni Lazaro ang mahirap sa nabasa nating kwento. Sobrang hirap po ni Lazaro. Tingnan niyo po, wala siyang makain. Namumulot lang siya doon sa nahuhulog sa lamesa ng mayaman. Napakarami daw po niyang sugat. Dinidilaan pa ang mga sugat niya na mga aso. Wala siyang matirhan. Wala siyang pamilya. Walang nag-aalaga sa kanya. At hindi rin po siya pinapansin ng mayaman. Dinadaan-daanan lang siya. Pero ang tanong, sumuko ba itong mahirap na si Lazaro? Di ba hindi? Nagreklamo ba siya? Di ba hindi? Nag-attempt ba siya ng suicide? Nagpakamatay ba siya? Kahit na hirap siya. Kahit na kapos siya. Kahit na napakasakit na kanyang pinagdadaanan, umasa pa rin siya sa Diyos. Tingnan niyo po, noong namatay itong mahirap na si Lazaro, saan siya napunta? Sa langit, kasama niya si Abraham. At yan po ang mabuting balita, mga kapatid. Kung naghihirap ka, kung wala kang pera, kung kapos na kapos ka, huwag mo kalimutan, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. At ang mga naghihirap dito sa mundo, kung tapat sila sa Diyos, bibigyan sila ng happy ending ng Diyos. Sabihin mo yan sa iyong sarili. Yan ang iyong ipagdasal. May happy ending ang aking kwento. Hindi magtatapos ang aking buhay sa luha, sa pagdurusa, sa bigat. Kung naghihirap ka dito sa mundo, umasa ka, manalig ka sa Diyos, may hinahandang magandang katapusan ang Diyos para sa iyo. Kaya tandaan mo, hindi ibig sabihin wala kang pera na hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ibig sabihin na baon ka sa utang, na masama ka ng tao. Hindi ibig sabihin na pag wala kang pera, na hindi ka pinagpapala ng Diyos. Ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang turo niya doon sa Beatitudes? Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Mapalad ang mga mahihirap, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Aanuhin mo ang pera kung nasa iyo naman ang kaharian ng Diyos. Hindi po ba? Kung hindi ka naniniwala sa Diyos na mahal ka niya,
Kung hindi ka umaasa sa Diyos na pinagpapala ka niya, dun ka lang madidepress, dun ka lang malulungkot. Pero gusto ko rin po na maunawaan niyo, hindi po ibig sabihin na mayaman ka na, may ari-arian ka na, na may kapangyarihan ka, na pinagpapala ka na agad ng Diyos. Bakit? Kasi tandaan niyo po, di ba? Kahit naman po ang demonyo, kaya niya magkaloob ng kayamanan. Kung matatandaan niyo po ang demonyo, kaya niyang mangako ng kapangyarihan, ng ari-arian. Kaya nga po, kailangan nating suriin kung mabuti pa rin ang iyong pamumuhay. Kasi tingnan niyo po, saan daw napunta ang mayaman? Doon sa impyerno. Bakit naparusahan ng mayaman? Dahil ba mayaman siya? Hindi. Inamin niya na meron siyang kasalanan. Kaya nga nakikiusap siya kay Abraham. Sinabi niya, Abraham, puntahan niyo po ang aking mga kapatid. Lima sila. Para makaiwas sila dito sa impyerno. Para makaiwas sila sa pagkakasala. May kakulangan itong mayaman. At ano ang kasalanan na kanyang ginawa? Dalawa, hindi niya tinulungan itong mahirap. He had the sin of omission. Hindi niya pinansin ang kanyang pangangailangan. Meron siyang maitutulong, sobra-sobra ang kanyang kayamanan, nagdadamit daw siya ng magara, umaapaw yung pagkain sa kanyang lamesa, pero kahit na konting tulong, hindi man niya maiabot doon sa mahirap na si Lazaro. That is his first sin. He forgot to help the weak, the needy. Pero pangalawa, hindi siya umasa sa Diyos. Naniwala lang siya, nagtiwala lang siya doon po sa kanyang kayamanan. At ano po ang sinasabi ng unang pagbasa? Napakaganda na mapalad ang mga taong naniniwala, umaasa sa Diyos. Parang silang mga puno na malapit sa batis. Sabi ni Propeta Jeremias, hindi nag-aalala ang puno na matuyo dahil siya ay nakakakuha ng sustansya. Pero kawawa ang mga tao na umaasa lang daw sa kanilang kapwa-tao. Mga kapatid, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Kailangan tayong maging totoo, maging tapat. Sino ba talaga ang ating inaasahan? Kanino ba tayo talaga naniniwala? Do we really believe in God? Sabi nga po, San Juan ng Cruz, kailangan tayong mag-ingat, kailangan tayong matakot, huwag kang agad-agad na magalak at matuwa pag ikaw ay hindi nakakaranas ng mga paghihirap, pag ikaw ay napupuno ng kayamanan, ari-arian sa iyong buhay. Bakit? Dahil yan ay ginagamit daw ng demonyo para malayo ka sa presensya ng Diyos. Pag ikaw ay napupuno ng kayamanan, pag ikaw ay namumuhay na marangya, yan po ay ginagamit na tukso ng demonyo. Please understand this. When you are being lifted up by God, please remain humble. When God blesses you with success, please remain ever thankful to the Lord. Because God's blessing to our life is also His testing. Pag pinagpapala ka ng Diyos, sinusubukan ka din niya, gaano ba katapat itong taong ito sa akin? Mga kapatid, pag dahil sa mga pagpapala ng Diyos sa iyo, yan ang nagiging dahilan ng iyong paglayo sa Kanya. Tandaan niyo po, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din kaya niyang bawiin yung binigay sa iyo. Mag-ingat po tayo, pero mag-ingat din kayo. Pag kayo ay dumadaan sa mga pagsubok, pag parabang ikaw ay binababa ng Diyos, pag walang tigil ang mga problema sa iyong buhay, mag-ingat ka na huwag ka sanang mawalan ng pag-asa. Remember that when you climb up in life, please beware of pride. And when you go down in your life, please beware of despair. Lahat ng ating natatanggap sa buhay natin ay pagsubok galing sa Diyos. Ikaw man ay makatanggap ng sobra-sobra, huwag kang tumigil na magpuri sa Diyos. Ikaw man ay kawalan, manatili kang manalig sa Diyos. Mga kapatid, kung naniniwala ka at umaasa sa Diyos, tandaan mo, may buhay ka. Kung naghihirap ka,
kumapit ka pa rin sa Kanya. At kung pinagpapala ka, dagdagan mo pa ang iyong pasasalamat sa Kanya. Pera o pagmamahal? Pag-ibig o kayamanan? Ano po ang pipiliin nyo? Ano ba ang pinakamahalaga? Pera o pagmamahal? Pag-ibig o kayamanan? I think everybody will answer that love is the most important. Amen? Pagkatapos mong pagmunihan, kahit ano man yan, ang pinakamahalaga sa buhay ay pagmamahal at pag-ibig. Amen? Kasi aanuhin mo ang lahat ng kayamanan kung wala kang minamahal at kung walang nagmamahal sa iyo. What is life without love? It is meaningless. It is worthless. Amen? Kaya nga po, sa susunod na magbabayad ka ng utang, anong gagawin mo? Halikan mo yung naniningil. Yakapin mo yung naniningil. Sa susunod na magbabayad ka ng kuryente o ng grocery o ano man yan, yun lang po yung gawin nyo. Halikan mo, yakapin mo. Tatanungin ka, nasaan yung pera, nasaan yung bayad? Anong sagot nyo? Hindi ba ang pinakamahalaga sa buhay? Pagmamahal, pag-ibig. Chup-chup, mwa-mwa. Ano kayang gagawin nila sa'yo? Sigurado kulong ka. Siguradong huhulihin ka. Amen? Yes, money is not the most important in life. But remember this, money affects the most important things in our life. Hindi man pinakamahalaga ang pera at kayamanan sa buhay natin. Pero pag meron kang pera, matutulungan ka sa mga pinakamahalagang problema mo sa buhay. Mahalaga ang kumain. Pero kung wala kang pera, paano ka makakakain? Mahalaga ang magkaroon ng damit, ng bahay, ng kuryente, ng internet, ng edukasyon. Paano mo makukuha mga bagay na yan kung wala kang pera? Paano ka makakabili ng gamot? Paano ka makakapasok sa ospital kung wala kang pera? Mga mahalaga din na bagay yan. At hindi natin makukuha at mai-enjoy kung wala tayong pera. Pero ito lang ang paalaala. Sana huwag kang maging addict sa pera. Sana huwag kang palaging mag-alala tungkol sa pera at kayamanan. Yan lang yung pinapaalala ng Diyos sa atin. May mas mahalaga pa. Hindi naman niya sinasabing walang kwenta ang pera. May alaga ang pera. Mahalaga ang kayamanan. Makakatulong din sa ating buhay. Pero ang problema ito, napakarami sa atin nagpapakamatay para magkaroon lang ng pera at ng kayamanan. Amen? Kaya ang tanong, how not to worry about money? Ano ang gagawin natin para hindi palagi nating iniisip at inaalala ang pera at kayamanan? Kung babalikan niyo po ang turo ni Jesus, binibigay niya sa atin ang susi. Ano ang sabi niya? Where your heart is, there your treasure will be. Ayun yung susi. Gusto mong magkaroon ng kayamanan, kailangan meron kang puso. Without a heart, you will never have a treasure. If you want to have treasures in your life, you need to have a heart. At anong ibig sabihin ng Panginoon dito sa puso? What is that heart? Dalawang kahulugan. Tandaan niyo po ito kung gusto niyo magkaroon ng kayamanan. First, to have a heart means to have a passion in your life. Saan ka ginaganahan? Ano yung bagay na ginagawa mo na napakasaya mo, nagbibigay sa'yo ng lakas, ng gana? When you have a passion, treasures will come to you. When you have a passion, money will fall on your lap. Ano po yung business ni Bill Gates? Di ba sa computer? That is the passion of Bill Gates. Kaya tignan niyo po, dahil dun sa kanyang pagmamahal, gana, magkaroon ng improve computers, dun siya binabayara. Hindi naman hinahanap ni Bill Gates magkaroon ng limpak-limpak na pera. Dahil dun sa kanyang ginagawa at napakagaling dun sa kanyang ginagawa, dun siya binabayara. What is the business of Steve Jobs? Yung pong founder ng Apple, mga cellphone natin, iPad. Innovation, pagbabago,
development. Napakayaman din na tao. Hindi niya naging concern yung yumaman siya. Ang una para sa kanya, pinaka-importante, palagi to develop, to improve, to innovate the product. Tandaan niyo po ito. Kung hinahabol mo ang pera, iiwasan ka ng pera. If you chase money, you will never get the money. First, start to improve yourself. Be a person of value. Ano ang halaga na binibigay mo sa mga tao? Ano yung halaga na makakatulong sa mga tao? Doon ka mag-umpisa. Have a heart for that. Magkaroon ka ng puso doon. At pag nakita mo yun, mabibigla ka. Mga tao mismo lalapit sa'yo. Bibigyan ka ng pera, tutulungan ka nila. Yun yung ibig sabihin na kailangan magkaroon ka ng puso. Have a passion. The treasure will come to you. But secondly, to have a heart means a love for others. To have a generous heart for others. Meron po kong kakilala, teacher po siya, pero tumandang dalaga, wala pong pamilya. Eh dahil po wala naman siyang sinusuportahan, kumuha po siya ng mga scholars, pinag-aral niya. At napakarami daw po niyang napatapos. Merong doktor, may abogado, may pulis, may pare. Alam niyo po, ngayong retired na siya, kinikwento niya sa akin, wala siyang problema. Ano mang kailangan niya, dahil dun sa mga pinag-aral niya, palagi meron tumutulong sa kanya. Kailangan maoperahan yung mata niya, meron po siyang scholar, pinag-aral niya, ophthalmologist, libre yung operasyon. Mahuli man siya sa daan, merong pulis, merong abogado. Hindi siya nag-aalala na mamatay siya. Merong pare na magdadasal, magmimisa para sa kanya. Hindi po siya nag-aalala kasi alam niya meron tutulong sa kanya. Tingnan niyo po yung balik sa iyo. Pag marunong kang magbigay, pag marunong kang tumulong, when you have a heart for others, you will be a very wealthy person. Pag sinasabi nating kayamanan, huwag niyo pong isipin na pera lang yan. Wealth is beyond money. Amen? Higit sa pera ang kayamanan. At magiging mayaman ka, I tell you, kung magbibigay ka, kung tutulong ka sa iba, magkaroon ka ng puso para sa iba. Anong sabi ng ating Panginoon din? Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Yan din ang malaki nating pagkakamali dahil dito sa mundo ang palagi nating inuuna, pera at kayamanan. Pero huwag kang mag-alala, sinasabi ni Jesus. Kung uunahin mo ako, uunahin mo ang aking kagustuhan, ang kaharian ng Diyos, hindi ka mapapabayaan. Meron pong isang santa, sabi niya, and I want you to remember this. If you take care of the things of God, God will take care of your things. Amen? Ang ganda. Kung iingatan mo ang mga bagay ng Diyos, iingatan ng Diyos yung mga bagay sa buhay mo. Kaya, do not worry about money. Just have the heart. Magkaroon ka lang ng puso, passion, at pagtulong sa iba, at ibigay mo ang puso mo sa Diyos. Sundan mo ang puso ng Diyos. Makikita mo, hindi lang pera ang matatanggap mo, pero kayamanan ipagkakaloob sa iyo. If you lose money, you lose nothing. But if you lose your health, you lose something. And if you lose your character, you lose everything. Pakaisipin niyo po yun. Pag nawalan ka ng pera, wala naman talagang nawala sa'yo. Kasi nga, sabi nila, what is money? Paper only. Papel lang yan. Na pag nawalan ka ng pera, pag sumikap ka, magtrabaho ka, gumawa ka ng paraan, babalik din ang pera. Pero pag nawala ang iyong kalusugan, may nawawala sa'yo. Hindi mo na magagawa yung gusto. Mababawas yung iyong tuwa, yung iyong sanay. Hindi ka makakapagtrabaho, hindi mo magagawa yung kailangan mong gawin. Kalahati ng buhay mo, nawawala. Pag nawala din yung iyong kalusugan, pag ikaw ay may sakit. Amen? Pero pag nawala yung pagkatao mo, yan yung nakakatakot. Wala lahat. Nakakatakot ang isang taong hindi marunong maging tao. Nakakatakot ang isang taong hindi marunong makipagkapwa-tao. Wala lahat. Kasi wala kang takot sa Diyos, wala kang respeto sa kapwa mo. Para saan pa yung iyong buhay? You lose everything, wala lahat. Ito po yung tandaan niyo.
hindi lahat na mga nawawala sa atin mahalaga. May mawawala sa iyo, hindi mahalaga. At kung man mahalaga ang nawala sa iyo, ito din tandaan niyo, babalik yan at ibabalik yan ng Diyos. Not everything that we lose is important, but if something that you lost is important, God will make a way for you to recover that lost thing. Kamukha po itong kwento ni San Antonio. Bakit sikat si San Antonio bilang santo na tinupuntahan natin, dinadasalan natin pag may nawawala tayong gamit? Kasi meron daw libro si San Antonio, yung libro ng Salmo, kinuha nung estudyante niya. Walang paalam sa kanya. Eh, ang mahal po ng mga libro ng unang panahon. Dahil wala pa naman printing press, di po ba? Parang pag may libro ka ng unang panahon, meron kang iPhone. Ganon po kamahal. Para meron kang tablet. Para meron kang mamahali na gadget. Eh, paborito din po ni San Antonio yung librong yun. Nagdasal siya sa Diyos. Itong kanyang estudyante na kumuha ng libro, paalis na, lalaya sa monasteryo. May naramdaman na guilty, na konsensya, bumalik, ibinalik yung libro. Dito po kumalat yung kwento. Pag nawawalan ka, magdasal ka kay San Antonio. At totoo, napakarami po nagpapatotoo na. Pag nawawalan sila, kay San Antonio sila nagdarasal, nakikita nila agad. Ako nga po, madalas nawawala yung aking salamin eh. Pagdadasal ako kay San Antonio, nabibigla ako, nandito lang pala sa ulo ko nakasuot. Ito din yung tandaan natin. Yung mga madalas na nawawala sa atin, yung mga malapit sa atin. Yung inyong mga susi, yung inyong mga remote. Pero tignan nyo din po, totoo din sa buhay. Kung sino yung mga malapit sa iyo, sila pa yung lumalayo, nawawala sa iyo. Napakarami dyan, mag-asawa, mister nila. Di ba ang lapit-lapit nyo dati? Pero bakit nawala yung intimacy? Nawala yung apoy ng pagmamahal? Nawala yung malasakit? Napakalapit nyo sa bawat isa. Magkasiping kayo, magkatabi kayo sa isang kama, magkasama kayo sa isang bahay. Pero bakit nawawala nyo yung bawat isa? Bakit nawala yung relationship nyo? Ganyan din po sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak, hindi po ba? Igaling sa'yo yun eh. Lumabas sa'yo yun eh. Pero ngayong tumatanda na, nagre-rebelde, kala mo kung sinong sumagot. Hindi po ba? Hindi mo maintindihan, ano nangyari dito? Bakit nagbago yung ugali niya? Dati napaka-close nyo, paggaling ng eskwela, kinekwento lahat, napakadaldal. Ngayon, tahimik. Pagka-uwi, magkukulong sa kwarto. Pagkakausapin mo, very busy sa cellphone, sa tablet, sa computer. Nawala yung connection, ugnayan yung anak at magulang. Pera, nadalas nawawala natin. Pinagpaguran natin, bakit napakabilis mawala? Ganyan talaga sa buhay. Yan ang alalahanin natin. Things and persons are not forever. And yet, the good news is, if it is really important, God will make a way to find them, to restore them, to bring them back. Yan po yung inyong paniwalaan. Huwag tayong titigil magtiwala sa Diyos. Share ko lang po, last year, dito po sa parokya, meron kaming nagsaserve dito, biglang nawala. Di po namin alam saan siya pumunta. Nagulo po, buong lalawigan ng Pampanga, hinahanap namin siya. Nagpatulong na po kami sa TV, sa radyo, ina-announce namin. Kami pong mga pare na naging parish priest dito sa parokya, nag-usap-usap kami, pagdasal namin siya. Alam niyo po, anong ginawa namin? Pinagdasal namin siya kay San Antonio. And after 2 days, nakita po, pagkatapos ng 2 araw, bumalik sa kanila. Di po ba milagro yun? Hindi alam ng pamilya niya, nasaan siya, umaga pa lang, nasa daan sila, hinahanap nila sa lahat ng kalsada. Minsan tinitignan na doon sa ilog, baka lumulutang na yung katawan, nag-aalala. Pero pagkatapos lang pinagdasal, doon nakita, doon umuwi. Magtiwala tayo na yung mga malapit sa atin, kung man nawala yan, babalik din yan sa tulong at grasya ng Diyos. At kung mang hindi bumalik, ibig sabihin, hindi pa panahon. Ibig sabihin, hindi para sa iyo yan. Kung talagang mahalaga yan, kung talagang importante yan, tandaan natin, gagawa ng paraan ang Diyos para maibalik ang nawala.